Andito naman ho tayo sa isa pang episode ng Highlander Cooking Style. So may nakikita kayo ditong isda, syempre automatic na yan, ihawin, gagawing chinocho, at yung bantang buntot ay gagawin natin siyang finayat o di kay dinding-ding ng Ilocano. Pagdating naman sa pinakbit, gagawin ko yung authentic pinakbit pero sariling version ko. Kung makikita nyo dito, may buto ng baboy at saka pork belly. Malalaman nyo mamaya kung bakit gumagamit ako ng buto ng baboy. Pagdating naman sa kasangkapan, kulang na kulang yan. Kulang ng ampalaya, kamatis, at saka talong. Siyempre, sili, luya, sibuyas, at bawang. So, ang gagawin natin ay kukuha tayo sa garden ko, munting garden ng karagdagan kasangkapan pagdating sa pinakbit. Mapapansin niyo dito, nagkalat na yung ampalaya. Ito na yung ibang ampalaya. Ako yung iba, hinug na. May mga lemon pala ako dito. Kuha lang tayo ng ampalaya at kamatis din. Check lang itong daming kamatis. Oh. Nalalaglag pa yung iba. Diba? Daming bunga ng kamatis. Talong dito. Gagawin natin pinakbit yung mga talong. Diba? Ang daming bunga ng talong. Oh. Siyempre, fix ko lang itong kalamansi ko rin na namungkalikaya kalamansi. Tsaka gabi. Fresh from my garden, organic ika nga. Ito yung lemon, kamatis, ampalaya, tsaka talong. So, kompleto na ang pangpinakbit. Lutuan time na. Habang iniihaw natin yung tilapia natin, ihawin ko rin yung gagawin nating ng sitsat, talong at saka siling haba. Oras na para gawin natin ang sitsat, alpapangtit, yung siling haba, talong, siling labuyo at saka sibuyas. Pag mainit ng mantika, lagay ng bawang, sunod ang luya, igisa ng 1 minuto. Pag golden brown na ang bawang, lagay na ang sibuyas. Next, ang sili. Kanina may napansin kayong buto-buto ng baboy? Oo, kaya sa nasabi kong sarili kong version, kasi pinakuloong ka muna yung buto ng baboy, tapos ito na ang gagamitin kong pangsabaw mamaya. So ito na yung buto ng baboy, ihalo ko na dito. Isabay ko na rin yung pork belly sa katakpan. Makaraan ng 3 minuto, lagyan na natin yung bagoong. Saka paminta. Makaraan ng 2 minuto, ito na ang itsura. Saka natin ilalagay yung pinagpakuluan natin ng buto-buto. Takpan. Simmer lang natin siya ng 30 minutes. Balay, hinati ko yung naihaw natin na tilapia. Kasi itong ulo, ito ang gagawin kong chinocho. Didikdikin ko lang siya, lagyan ko na siya ng konting asin. Tapos itong buntot, ito ang gagawin natin pangsilbing sabaw natin. Haluan siya natin siya ng kabuti, dahon ng ampalaya, talong, sitaw, at bunga ng ampalaya. Yun na magsisilbing sabaw natin mamaya. Ang tawag namin dito ay kinabaw, kung sa Ilocano ay dinding-ding. Pag itong kumukulo na yung tubig, lagyan na natin yung buntot. Sunod na natin ang kamatis. Tsaka timplahan ng bagoong. Kung wala kayong bagoong, mas prefer yung asin, pwede naman. Next, yung kabuti. Pagdating sa gulay-gulay, kailangan mabilisan lang to para hindi ma-overcook ang ating gulay. Next, update kay pinakbit. Lagyan na natin ang kamatis. Hintay lang natin na medyo bahagyang maluto yung kamatis. Napakaganda kasi ng itsura pag medyo luto na yung kamatis. Okay, sa puntong ito, lagay na natin yung mga gulay natin. Update kay dinding-ding. Unahin natin yung ampalaya. Pagkalagay ng mga gulay, kung maaari lang sana isa o 2 beses lang hahaluin yung mga gulay. Okay, sa pagkakatonit, lalagay na natin yung dahon ng ampalaya. Ilubog konti, takpan, patayin. Update sa pinakbit. Yun. Ang pinakbit, pagdating sa pinakbit, kako pala, mas masarap yung masabaw konti. Diba? Ang ganda ng kulay. Oh. Ang sarap. Huwag na huwag niyong i-overcook ang mga gulay pagdating sa pinakbit. Yun na. Naluto na ang pinakbit at kinabaw o dinding-ding. Yun. Ready ng hapagkainan. Chinocho.
Tapos yung sabaw. Kainan na. Sitat. Authentic Ilocano pinakbet with my own version. Siyempre, ang kinabaw, uli kayo dinding-ding. At chinocho. Te, labang piyan ng fat na. Ang sarap ng combination ng pait. Lamperya. Kinokcoan na. Siyempre, sika. Pagdating sa gulay, dapat crunchy. Sarap ng pinakbet. Ngakbet. Kinoktoan na. Di sun-sun-suno na yun is na. Yung buntot na ginawa natin kinabaw. Pumilagay amod. Dan ikut Pagdating sa pinakbed, itry niyong haluan ng mga buto-buto, napakasarap. At siyempre, uulit-ulitin ko yung gulay. Dapat hindi siya overcooked. Yeah.
Uung. Mapait pa siya. Hindi siya mapait kasi hindi ko siya hinalo-halo. Isang beses ko lang siyang hinalo. Yum. Champion, amin. Salamat sa panonood. Sana magawa nitong klase ng pinakbet at saka dinigding. Champion.